Activism Declaration on the Rights of Indigenous People, diwang haring atas, pangatlong atas ito, decree, December 14, 2016, spiritual royal decree. Sa oras nito, sa oras na 4:58 AM, dumating ang hari ng pinatubo. Dumating ang mga higanti bantay sa pinatubo. Mga rina, mga prinsesa, mga hukong, mga apo at mga pinatubo na taga-blessing. Sila nag-blessing bali sa lahat ng bulkan. Humingi sila ng isang piging ritual bilang respeto sa kanila, lalo na sa mga gawain sa development. Yan ang makapayapa sa pinatubo. Dahil kung hindi, o dahil kung mag-develop kayo sa na di mapayapa ang pinatubo, magugulo rin, baka masisipa kayo. Maglibing ng pinakamababa na 60 kilos na baboy, kambing, hindi pababa ng 15 kilos, kahit anong kulay na manok, anong kulay, 7 manok na iba-ibang kulay, kung may magdagdag na ibang hayop na ililibing, tanggapin ninyo. Tig isang yarda na 7 kulay na tila at 2 by 3 meters flag na puti, 6 meters ang taas ng pole ng flag, 1 meter ang ilip nakalibing sa part ng pole at siminto din yan. Ang lahat ng mga bisita, taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao o taga ibang bansa, mamatasan sila, yung magrespeto sila doon, sila sa lugar na to, bago makipag-usap o transaksyon kayo man. Lahat ng ialay dyan di pwedeng kainin, ililibing lahat. Gumawa ng simento, butas, pwedeng paglalagyan ng piso o beads at bakuran ang ritual sign. Lagyan ng marker ang simento, the first ritual after Mount Pinatubo eruption, ilagay ang pizza. Huwag tanggalin ang white flag after the ritual. Kung maaari, bakuran ang ritual site. Kung saan nagsayaw ang aming katawan, doon gagawin ang ritual. Yung pinunta natin, tulong din mo, yung nagbigay ng mga regalo. Bago ilibing ang baboy, isumbong ninyo ang lahat ng decree. Certification, isubon din yan sa kanila, tsaka lagyan ng mga coins, magbayad muna bago ilibing ang mga hayop. Mas maganda rin kung may mga katutubo na makakarating sa ritual. Huwag kayo mag-alay na masakit sa inyong kalooban. Kailangan mag-alay kayo ng magaan sa kalooban, magaan sa kalooban. Una, rason sa paggawa ng ritual. Una, grabe ang nakauga, katigang, grabe na katuyo ang lupa, ayuta, lupa. Umaani sila ng mga produkto o produce ng lupa, ngunit wala silang mga panuman, wala silang mga ritual o sa lupa na ginagawa ng mga ancestors natin. Kaya ang kalikasan masyado nang mainit, humihingi na sila ng dugo ng hayop. Kasi kung hindi tayo magbigay ng dugo ng hayop, tao ang kukunin nila. Pangalawa, ang daming gustong mag-claim ng kwarta o pira o kayamanan ni Imuan, instrumento si Imuan sa kayamanan sa tibuok kalibutan buong daigdig. Pangatlo, justification ito, material, spiritual, kung sino si Imuan. Sagot ito sa mga tao at espiritu nagreklamo bakit si Imuan ang tinahasan yan sa tanan, sa lahat ng kayamanan sa buong daigdig si Imuan. Di yan sila tao ang nagreklamo, kundi espiritu din nagreklamo yan na pumapasok sa katawan ng tao.
dahil wala silang panuman, wala silang mga ritual o mga practices na ginagawa sa natural o usab, natural o usabat inang kalikasan. Para matapos na ang tanong nila kay Imuan at kay Higyawan, kung ano ang desisyon ni Imuan, final and executorian siya dahil suportado siya ng decree. Ang nakaalam sa natural law, di magtatanong. At kung ayong hindi nakaalam sa natural law, yun ang magtatanong kay Imuan. At hindi dapat sagutin ni Imuan kasi bakit siya nagtatanong. Ibig sabihin, hindi niya kilala ang sarili niya, hindi niya kilala ang Panginoon niya, hindi niya kilala si Imuan. Ang ritual na gagawin ay dipinsa kay Imuan sa lahat ng kayamanan na ang pinaka-administrator ngayon ay si Imuan. Dahil kung di dadaan kay Imuan, mahuhulog sila sa curse o sumpa. Masusumpa sila. Dahil ang tao, kapag gulawan na o ginto na, o kayamanan na, interesado na. Pero ang batas, hindi sila sumusunod, hindi nila alam. Kaya ang instruction sa taas sa lahat ng magkaka-interes sa bulawan o ginto, dito sa kalibutan o daigdig, walang kaligtasan, walay kaluwasan. Dahil ang totoong kaligtasan ay ang pagsunod sa batas. Si Imuan ay sumusunod lamang sa batas. Lahat ng nagkaka-interes at sumasalungat kay Imuan, delikado sila. Walang pwedeng magtanong dahil suportado siya sa dikit. Ang decision ni Imuan, final and executory. Decision maker siya. Pagka decision maker siya, peacemaker siya. Hindi siya maka-decision si Imuan kung walang divine intervention. Siya na ang mag-develop. Walang development kung walang kapayapaan. Ang kapayapaan is development. Hindi basta mapayapa kung walang development infrastructure. Kasi kung sabihin mo na ekonomiya agad, walang tamang ekonomiya, kundi i-develop ang mga infrastructure sa daigdig. Naggaling sa sumpa, galing sa nawasak na kaharian ng Diyos, na tinunglo, sinumpa, at sa kalibutan sa daigdig dahil sa pagsalungat sa kalooban ng Diyos Ama. Kailangan i-develop siya materially and spiritually. Ang mga kautosan ito ay pinababatid at pinirmahan upang matupad at maabot makakaya ngayon ika-14 ng December 2016, Governor Higyawan Olagayan, Governor General Tribal Government of the Philippines, Undersecretary International Indigenous Affairs, saksi at sa tagasulat, Bae Inanyag, Agnes Inibestudero, Secretary General, Tribal Government of the Philippines, na sila ating tayo. That's why. Ayun tayo na. May ilip mo. Na sila ating. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, persa silanganan, alab ng puso, sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyo ka lang magiting, sa manlulupi, di ka pasisir, sa dagat at pundok, sa simoy at sa langit mong buhaw, may dilagang tula, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at may tagumpay na nagbibig, ang bituin na araw na kailan pa may mabibilim. Lupa ng araw ng wahatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang kumatay ng dahil sa'yo. Mm-hmm.
James, I need